Hello mga palangga, mga kapwa ko OFW, saan man kayo ang sulok na mundo. Good morning, good afternoon, good evening. Nandito na naman si Pangga. Gusto ko lang ipaabot sa inyo ang pasasalamat ko sa pag-subscribe nyo, pag-like, sa pagpatuloy na panunood sa ano sa videos ko ng mga ina-upload. Ano tawag nito, yung hindi ko man kayo maisa-isa, pero alam ko na andyan kayo na fully support sa akin, yung mga nagko-comment. Thank you, thank you. Nababasa ko rin yun, kaya pag nabasa ko yung mga comment nyo, hindi man ako makapag-reply, nilalagyan ko ng heart para I know na andito ako. Mahal na mahal ko kayong lahat, lalo na sa mga kapwa ko OFW. Lagi ko sinasabi na magpakatatag tayo, fighting lang, fighting. Ano tawag nito, yung kahit short video lang ito, gusto ko man na makita nyo rin. Hindi ko man kayo maisa-isa, maparating ko ang pasasalamat ko sa inyo. Alam ko na malayo na narating ng channel natin. Salamat sa pagsusuporta. Naway magpatuloy kayo sa panunood ng mga ina-upload ko. Alam ko na andyan lang kayo lagi. Kaya kahit na short time lang, andito ako na naggumawa ng video para ipaabot ko sa inyo na ano, mapanood nyo man ito, isa ka doon. Salamat, salamat. Thank you. God bless. Mahal na mahal ko kayong lahat. Alam ko na malaking bagay, malaking tulong sa akin yung patuloy nyo na panonood ng mga videos ko at saka yung mga subscriber na hindi ko man kilala. Salamat sa inyo lahat. Salamat sa suporta. Naway nagustuhan ninyo ang mga videos na pinaghirapan ko rin. Sakit ang paa ko sa kaikot. Ganun lang talaga, mga simple-simpleng videos, pero kahit paano nakakatulong, napanonood ninyo, nakakatulong sa aking channel. Salamat. Buong puso ako nagpapasalamat sa inyo. Thank you, thank you. At saka lalo na sa mga kapwa ko OFW, lagi kong sinasabi na magdasal tayo, magtiwala sa Diyos, kasi wala talagang imposible yung mga palangga. Yun lang ang ano natin, yun lang ang power natin pag nasa ibang bansa tayo, yung prayer talaga. Kita nyo ako, kahit na diba 25 years na naghirap, ngayon lang, in 25 years pala, ngayon lang nakaluwag-luwag. O, diba? Dito pa rin fighting. At least nandito na ako ngayon, nakangiti, nakaharap sa inyo, diba? Yan, ang dapat ma-ano nyo, makuna nyo ng aral na hindi tayo dapat bumigay. At saka kung ano man ang katayuan natin ngayon, sira-sira man ang buhay natin, ang pamilya natin, huwag natin sirain lalo. Magpakatatag tayo, basta magdasal tayo, ilapit natin sa Diyos yan. Ang Panginoon bahala, mag-ayos ng lahat, maniwala kayo sa akin. Kasi yun ang ginawa ko. Yung dati sinasabi ko, kung totoong may Diyos, talagang siguro hindi niya ako pababayaan, kaya hindi niya talaga ako pinababayaan. Alam ko sa inyo mga palangga, dati inahamon ko pa ang Panginoon. Sige nga, sabi ko pang ganyan dati, yung mababaw pa ang mga ano mo ba, ang paniniwala mo, parang hindi ka pa, hindi mo pa probin yung mga sinasabi nila na may Panginoon. Yan, ganun tayo, pero okay lang yan. Darating ang time na talagang darating siya sa buhay mo na iparamdam niya na andyan lang siya, na mahal niya tayo. Ganun. At saka may share ko sa inyo yung sa church na sinasalihan ko dito. Ilang taon na yan na naka
Nakapunta na ako sa Kuwait, sa Bahrain, sa Macau. How many years? 11 years maybe na inalisan ko dito. Tapos bumalik ako, di ba? Bumalik ako 2021. Yun pa rin ang napahanga ako gawa ng yung kaya napabalik ako dyan sa church gawa ng yung group leader ko. Biro mo, hindi sila nakaalis dito, andyan pa rin sila. Uuwi sila sa Pilipinas, magbabakasyon lang, tapos andito pa rin sila, nag-serve sila sa church, dyan sa, GIL. So, ngayon nakabalik ako. Tapos, nakita ko talaga yung totoo na andito sila, tumagal sila, pero nakita ko yung bang mga pagbabago sa buhay na ganun pala talaga pagka yung ginamit ka ng Panginoon. Tapos yung may mga survivor kami na yung kasister namin, mayroon kaming kasister na cervic cancer na kwento niya na 2 taon na, sabi daw ng doktor pagka ganun daw ang sakit mo, yung cancer sa matris, 2 years lang daw ang tinatagal noon. Talaga, sabi ng doktor, pero walang imposible talaga mga palangga sa Panginoon. Dinasal niya talaga, dinasal niya para napraning na nga daw siya sa pag 1 taon na lang ang buhay ko, ganun. Kasi 2 taon nga lang sabi ng doktor, pero iniyak daw niya talaga yan sa Panginoon. Sinabi daw niya, nag-promise daw siya talaga sa Panginoon na pag gumaling siya, kumbaga magpagamit siya sa Panginoon, hindi naman daw siya natatakot mamatay. Kaso lang, siyempre yung obligasyon mo, hindi mo kayang talikuran. Kahit ganun ang naging sitwasyon mo, parang hindi mo kaya talikuran yung mga anak kasi siyempre wala din siya daw siyang asawa. Ganun. Alam mo, hanggang ngayon nagsiserve siya. Siya yung nagtuturo sa amin sa Sunday namin, yung may Sunday group kami na parang Bible school ganyan, Bible study. Siya ang nagtuturo yun, na share niya na sabi ko talaga, masabi ko mga palangga, lalo na sa atin mga OFW, talagang kumapit tayo sa Panginoon. Dasal talaga mga palangga, sabi ko sa inyo, biro mo yun, talagang alam naman natin pag cervic cancer, ganun talaga, pero biro mo ngayon na siya, yung free na, talagang wala na siyang negative na. Tapos yung isa namin kasister din, breast cancer. 2 years na yan. Ngayon, 2 years na. Kinikimo siya. Pero ilang bisis na inano siya na operahan, di natuloy. Dati parang puputok na yung sa bukol niya. Pero gumaling. Biro mo yan mga palangga. Doon mo talaga masabi na walang imposible sa Panginoon. Grabe. Kaya ako ganun ako, lagi kong sinasabi sa inyo na dasal, dasal, dasal. Yun lang ang power ko, dasal. Kasi para sa akin din sa paghihirap, di ba? Kung nasubaybayan nyo yung buhay ko mula part 1, buhay OFW in 25 years hanggang ngayon. Lagi kong sinasabi, dasal. Kasi kung paghihirap lang, hindi lang yun yung mga nakwento ko sa inyo. Hindi ganun ang talagang totally ang nangyari. Mas malala pa. Pero naranasan ko rin, halos maglupasaya ko. Pero talagang naranasan ko yun, yung mag-iyak ako sa Panginoon. Yung naranasan nyo ba yung sakit na sabi mo na tagos talaga sa buto, kung lalampas sa langit ang problema mo, lampas talaga. Para sa iyo yun, hindi mo nakayanin. Pero never ako nag-give up, kinaya ko talaga mga palangga. Kaya sabi ko sa inyo mga kapwa, magpakatatag tayo. Magkapit tayo sa Panginoon, kapit lang, ganun. Dasal tayo. Walang imposible sa Panginoon. Hindi natin sasabihin na makasalanan tayo. Marami tayong nagawa ng pagkakamali. Baka hindi ka dinki ng Diyos, no? Kasi ang Panginoon bumaba sa lupa para sa atin mga makasalanan. Kaya pag humingi tayo ng tawad sa Panginoon, papatawarin niya tayo, bigyan niya tayo ng pagkakataon. Kaya huwag tayo mawala ng pag-asa mga palangga. Ganun lang masasabi ko sa inyo. Sige na, at naman itatrabaho pa si palangga. Mag-ingat kayo dyan. God bless you. I love you all. Salamat, salamat. Bye-bye. I love you all. Bye-bye. Mga palangga.